Good afternoon, Retro TV class. I am your teacher for today, Professor Drew Arellano, and our lesson for today, manood ng Retro TV para pumasa kayo. Muntik na ako naging kedo din. Ang sarap siguro kung ganun talaga lahat ng schools, no? Dream on, mga friends, pero dito sa Retro TV, posible yan. Because here, you just don't get informed. Pinapatawa ka pa, di ba? And speaking of teachers, that's exactly the topic of the 6 o'clock news for today. Our beloved teachers. Oh, walang lipatan, magbabalik ang Retro TV Thursday edition. At ngayon, para sa malita ngayon lang dumating dahil sa strike na sa Lafos EPs noong nakaraang linggo. Patuloy ang pagmemeay go out at pagpoprotesta ng mga public school teacher at empleyadong taga government na humantong na sa pagha-hunger strike ng 89 ka mga teacher. Inyong matatandaan ang tanhi ng mga protestang ini ay ang kahilingan ng mga teacher at empleyado na taasan naman, please, ang kanilang mga sahod para hindi na sila kailangang mag-sideline sa pagtitinda ng tosino at memorial plan. Subalit pagkaraan ng ilang linggong protesta, tila hindi pa rin nagpa-pay attention ang mga kinauukulan. Kaya, napilitan silang patindihin pa ang kanilang protesta. Strike! At sila ay lalahok dito sa gagawin naming fasting na pwedeng tumuloy sa isang hunger strike kung talagang magmamatigas pa yung ating mga nasa pamahalaan na huwag asikasuhin itong aming problema. Kung hindi pa ninyo alam, ang poverty line ay yung halagang kailangan kada buwan ng isang pamilyang may anim na miyembro para makachibug sila ng 3 kabeses isang araw at mabuhay ng disente. Kung mas mababa ang kita nila dito, buhay daga sila. Get it? Ayon sa government, ang poverty line ngayon ay 3,900 kapiso kada buwan. Samantalang ang minimum sahod ng mga public school teacher ay mga 2,400 lang. At sa mga karaniwang empleyado ng government,
ay mas mababa pa riyan. Do not forsake me, oh my darling. Please ask for a dialogue with me, and I think they have already done with the senators, because it is ultimately the senators and congressmen who will be able to do something about it. Do not forsake me, oh my darling. Hindi rin madaling maibibigay ng Kongreso ang kanilang kahilingan dahil wala pang siguradong mapagkukunan ng pondo. The Constitution mandates that no money be appropriated unless the national treasurer certifies to the availability of funds. So it's not a question of just giving in to their demands, but first of all, looking for the necessary funds in order to meet their demands. Ah! Oh! Oh! My God! Oh! At dahil dito, higit ang mga nganib ang marami pang buhay ng bata. Ating Pangulo ay matalino, kaya nga siya naging presidente, hindi katulad naming isang announcer lamang. Ano ba naman dinadrive nito, ha? Kalesa ba? Aling chismosa, hindi ho ako nakikipag-chisme sa inyo. Hmm. Ang gusto ko lang malaman ay kung ano ang reaksyon ninyo tungkol doon sa sex scandal na nagsimula doon sa isinulat ni Miss Julie Yakdada sa kanyang kolom. Oh, dapat ba siyang kasuhan ng libel? Sapat na ba yung kanyang apology? Ano sa palagay ninyo? Ay, mamang reporter, pasensya na kayo. Talagang wala akong nalalaman tungkol dyan. Sa totoo lang, ayoko makisangkot sa mga isyong ganyan. Baka sabihin nila, komunista. ano naman ho ang nalalaman ninyo? Chismis! Yun lang, doon ako interesado. Ano ba? Nag-design na ba yung driver? Alam niyo ba yung latest? Ano nga, sabihin niyo na sa akin kasi alam niyo, mamamatay ako, lalagnatin ako kung wala akong mahahagilat ng mga bagong chismis. Sige nga, mamamreport. Sige nga. Ganito ho, no? Lalabas na ho ng bagong batas ang lesyonado. Huhulihin daw at ikukulong lahat ng mga chismosang katulad ninyo. Talaga? Nga, mamang reporter, chismis yan. All right. You ready to get done flips? Yes, sir. All right, you listen, you dumb lips. Look carefully. Now, all you gotta do is guess how much money I got in my hand, and if you guess right, why, it's all yours, you dumb lips. Gago nga, diskano, this is a hoe. All right. Who wants to guess first? Ako. I don't play it first. You have 3.5 billion? Huh? Yes? No. I am the president, Tita, and I am more conservative. 1.5 billion. Wow. Gago nga, diskano, this is a hoe. All right, you dumb flips. Are you ready? Yes.
Abracadabra. Hocus pocus. Mm-hmm. Makita ko na. Wala. Sinabi ko na eh. Tisis ako. Basta, etak, balalat, tunay. Sabi nga ng isang magikerong hinati ang kanyang sarili at ngayon sintu-sintu na o half-wit. Gisit hinati. Only fools believe in magic. Sa Tagalog, kaago sila. Ganda yun. Lalo na sa chismis. Hindi ba nila yan? Siyempre, hindi tayo mawawalan ang official report dahil hindi nawawalan ang mga official na pangyayari sa ating kapaligiran. Halimbawa na lang ang sex scandal sa sex nado. Ano ba ito? Ano ba ini? Tumataas na tumataas ang presyo ng bigas, sex scandal ang inaatupag. Humihingi ng makatarungang sahod ang mga teacher at iba pang manggagawa sa government ay sex scandal ang pinagkakaabalahan. Bakit nagkakaganito? Totoo nga kayang intriga lang ito ng CIA upang siraan ang sex nado dahil ang nakararami sa kanila ay hindi pabor sa pagpapatuloy ng mga base militar ng Estados Unidos? So wonderful being alone with you. If anybody disturbs us tonight, I'll strangle him. See, Harry, you sure know how to make a girl feel wanted. What the other foot? Totoo nga kayang may ginawang sex scandal ang ilang lip senador. Magkasabay na tinanggihan ngayon ni Senadora Santa Nina Rosul at Senadora Leticia Ramos-Shahani ang ginawang paghingi ng paumanhin ni Julie Abdaza, isang kilalang kolumnista ng pahayagang Manila Standard. Ayon sa dalawa, hindi sapat ang ibinigay na paliwanag ni Daza sa kanyang letter of apology. Tanungin kaya natin ang mga eksperto sa sex. Ang ibig kong isay ay ang ating mga mamamayan. Ay. Chip? Tapos na ako. Kung walang matibay na pasihan ang isang journalist, ay hindi dapat siya magsulat ng ganun. Pare, nabunod. Jesus Mariosa, napaka-importanting bagay yung sex na yan. Dahil sa sex, ay aabot na ng 77 milyones ang populasyon ng Pilipinas sa taong 2,000. Hindi naman imposible na magkaroon ng appeal sa isang driver. Pwede nga magkaroon ng appeal miski sa mambabalot. Oh, ngayon. If you think that's loaded already, you are wrong. Watch out for more sikaklak funny news or news that were made funny or whatever when we come back. Huwag muna kayong umalis at hindi kami mag-welgan ni Sanhi. Pero may ulat siya tungkol dito sa aming pagbalik. It's trivia time! Step! Boom! Okay, alam niyo ba na marami sa member cast ng Sikoklak News ay galing sa Tagalog? Correct! Mga stage actors and actresses ang karamihan na ilang sa mga spoof segments ng programa ito. Alam niyo ba kung bakit? Hindi ba lang? Pero alamin natin yan sa susunod pa nating mga episode. Boom! Enough of trivias for today. Balitang katawa-tawa coming up sa pagbabalik sa Retro TV.
Magandang gabi, kabayan, lalo na kung gising pa kayo. Kung tulog na kayo, abay itikit nyo ang mga mata nyo at baka makagat kayo ng lamok. Dahil kung makagat ka ng lamok sa mata, hindi mo lang mararamdaman ang sakit, makikita mo pa. Alalahanin ninyo, pag sa mata kayo kinagat ng lamok, kaya ni Seth, hindi nyo maaaring hampasin o kamutin at baka mabulag kayo. Ayun rin. Siya nga ng grade 3 teacher ko noon bago niya ako binagsak. To be blinded by love is romantic, but to be blinded by a mosquito is ridiculous. Sa Tagalog, yung grade 3 teacher ko ay nasa lansangan ngayon at nilalamok dahil strike sila. Eh, alam mo yun, meron akong bista sa husgado ngayon. Dalawang kaso itong kailangan ilaban ko at mabigat ito. Pag hindi ko na ipanalo, masisira ang pangalan ko. Ano bang kaso yun? Mabigat, serious physical education, tsaka illegal possession of firewood. Ay, mabigat yun, ano? At gaya ng alam nating lahat, nag-i-strike sila at ang iba pang government employees upang pilitin ang government na taasan ang kanilang sahod. Johnny, tapos naman ito? Pwede na. Okay. Tayong usok. Alam mo, Johnny, ang diferensya natin dalawa, Thor lamang eh. Ang Thor? So, hindi ba Johnny Thor ako, ikaw Johnny? Ay, ang Thor. Iba ka rin. Nahahawa ko siya. Tigilan mo na yan ganyan, magreklamo kayo, magpataas kayo ng sweldo. Bakit kailangan silang mag-strike? Dahil ba mainit ang bakal? While the iron is hot? Ano ang mga hinaing nila? Makatarungan ba? Nag-interview kami ng ilang mamamayan upang alamin ang kanilang reaksyon. Kabayan, nandito po tayo ngayon sa harap ng Tagpi-Tagpi Elementary School at interviewin po natin ang isang ali na tila mukhang supporter ng mga nag-i-strike na teacher. Anong masasabi ninyo sa kanilang pag-i-strike? Sa atin-atin lang, Brad, ha? Masama. Masama sa negosyo. Masama? Bakit naging masama eh? Isipin nyo na lang, miss, hindi ba? Pagka nataasan ang kanilang sweldo, o hindi ba dadami ang kanilang pera? That's right. Oh, ngayon, pag dumami ang kanilang pera, edi syempre mas marami na silang mabibili doon sa kanilang mga pangangailangan, hindi ba? That's right again. Oh, paano naging masama yun? Teka muna. Ano pang binibenta ninyo sa kanila? Brad, 5-6. See, ngayong maliit ang kanilang sahod, lagi silang kapus, edi sa akin sila pumupunta para umutang. Ngayong itataas ang kanilang sahod, edi hindi na sila gaanong magigipit. Abay, paano naman yung negosyo? Kawawa naman ako! Ikaw, Brad, magkano gusto mong utangin? Ay, kahit hindi mo pwede. Dito nga. Ito, magami akong dahilis. Nandiyan na kayo. Mami, yan naman ang uso ngayon eh. Nakita nyo, lampas-lampas tayo sa kota. Tingnan nyo dalang pera, oh. Ay, hindi sa pera lang nabubuhay ang tao, ha? Meron ba yung ma'am? Nililoko ba ninyo ako? No, ma'am. Mga salbahe ito. Masakit ang ulo ko, ha? Magsilayos na kayo. Kung hindi, baka basagin ko kaya ang mga mukha ninyo. Gaya ng sinabi na namin kanina, ang poverty line sa bayan ngayon ay 3,900 kapiso kada buwan. Ibig sabihin, daan-daan libo mga teacher at government employee at ang mga pamilya nila ay hindi makabuhay ng disente dahil, awa ng Diyos, ang minimum ng sahod ng teacher ay mga 2,400 lang kada buwan at ang empleyado ay mas mababa pa. Seni, promise din tita, wis daw pera ang government para idagdag sa sahod nitong mga maliliit na teacher at empleyado. Say ng taga-budget, kailangan daw ng mga 15 kabilyon para madagdagan ang sahod nila kahit wala pa rin sa poverty line. Tapos, sa susunod na taon, mahigit 100 kabilyon ang nakalaan para sa utang ng foreign debt na alam ng lahat na kinurakos lang noon. Yun na nga eh, it's libo-libo. Alam mo, administrador lamang ako rito. I hope you understand na masela ng posisyon ko ito. Mahirap ng matang ko sa skandalo. Eh, lalo na ngayon, nagpapatayo ako ng babuyan. Tama ba, Inyo?
Tama ba na maghirap at magbuhay ipis ang mga teacher at empleyado natin para lang hindi sumama ang loob ng mga dayuhang bankero na pawang pera lang ang iniisip ng sinuportahan lang diktadura noon? Sino ang mas mahalaga sa bayan? Aver. Ang ating mga teacher at empleyadong siyang buhay ng bayan o ang mga dayuhang mapagsamantala? Sino? The time has come for me to say goodbye. So long, farewell, adieu, to all love. Samantala, habang patuloy ang pagpuprotesta ng mga kawawang teacher at empleyado, patuloy din ang pagmoro-moro ng mga letsinador at King Congressman na halos kada isa ay may kanya-kanyang solusyen. Kuno, ngunit ang kapansin-pansin sa lahat ng mga solusyon nila ay tila wala ni isa nito ang tumitingin sa budget para sa utang ng foreign debt bilang posibleng pagmumulan din mismo ng pera para sa pangangailangan ito. Dahil kung hindi dito manggagaling ang pera, saan pa? Sus Ginoo, kasimple. Alam ba ninyo na yung mga King Congressman natin ay may budget na halos 100,000 kapiso kada buwan para sa kanyang sarili at para sa kanyang mga staff. At yung mga staff ko nung yan ay puro mga kamag-anak naman niya. Ngayon, I will think. Ayun. Eh di kung 4,500 kapiso lang ang hinihingi ng teacher sa makatuwid o in straight law, ang isang King Congressman ay katumbas ng 22 ka-teacher sa sahod. Di kung tatanggalin natin yung mga 200 ka-King Congressman nun, wala namang ginagawa yan, kundi bumiyahe at kumulekta ang sweldo. Abay, makakakuha pa tayo ng 4,400 ka-teacher na may pakinabang na sa mga kabataan natin. Hindi pa mahilig sa baril, buko, bonus at babae. O hindi pa kasali dyan yung matitipid sa mga bodyguard at mga sasakyan na pahero at mga Mercedes-Benz, ha? O kung ayaw nyo maniwala, bakit hindi kayo mag-survey sa town people? Ano ang mas gusto nila? 200 ka King Congressman o 4,400 ka teacher? So what is this, a quiz show? Go ahead! Alin kaya ang mas kapaki-pakinabang sa bayan? Ito ang bata, gagawin ko. Bawal ang tama, lahat ng trabaho, lahat ng basugan, ikonom ko, para natin bayan ay aaseso. Lahat ng kasada, pati simento ko, lahat ng bukid, pati simento ko, lahat ng bahay, pati simento ko, pati bukaan mo, pati simento ko. With or without these demonstrations, we are working on it. And there is really no need for further demonstrations. And you could see that it has even already given birth to some editorials and column comments na para bagang it has become some sort of blackmail already. Alam ko. And because this is all real, it hurts. Masakit. Makibaka! Makibaka! Ipaglaban ang katotohanan! The truth will prevail! Ha? Anong katotohanan ang pinaglalaban ko? Ito. Uy. Sige na nga, kala ko lang makakalusot. Magbigay niyo na ako. Sige na nga. Kita lang, pwede? Salamat naman. Medyo pilit yun eh. Oh, Retro TV kada. Bago pa kayo mag-rally against me, don't forget our daily afternoon date. Bukas ulit dito sa pinakabagong afternoon na Habit in Town. Ang nag-iisang tao novela, Retro TV. Favorite classic? Pero bagong gig. Chiching.
Ako po ito si Sane Professorial de Isgira. At ito naman po ay si William Poly Katubusan na bye-bye. Na nagsasabi. Mga teacher ang siyang nagtuturo upang anak natin ay tumino. Ang teacher din ang siyang naiipit sa eleksyong makulit. Kaya sila'y deserving to receive good compensation benefits. O gobyerno, taasan niyo ang sweldo ng teacher ko. Metro aid ang siyang nagwawalis, nagpapaganda ng paligid. Mga postman ang siyang naghahatid ng mga sulat everyday. Kapag sa gutom sila'y nang hina, buong bayan ang kawawa. Dobleng perang mawawala, kabuhay ay dadapa. Mga teacher ang siyang nagtuturo upang anak natin ay tumino. Teacher din ang siyang naiipit sa eleksyong makulit. Kahit sila ay deserving to receive compensation benefits. O gobyerno, taas na iyo. Nostalgic trip ang biyahe ni Paring Drew sa IBC. Knock, 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 knock. Yun! Accomplished in a sentence. Ah, yung ano, yung hayop na mahaba ang leg, yung cheer up. Relive the golden years. I love you. Kami na lang. From wholesome comedy to our very own musical variety. 1, 2, 3, 4. Now we're counting four, let's step on the floor. Get the party for what they came here for. Memorable scenes na trip mong ulit-ulitin. Click pa rin, the good old days are here again. Retro TV, Monday to Friday, 7 a.m.